tinatawag sigurado nangyayari dito sa mga motor nyo. Yung tipong meron siyang ganyang kalakas na squeaking sound, tapos matigas siyang pigain, tapos pag binitawan mo naman, hindi na siya kusang bumabalik, kailangan pang itulak. Nangyayari yon kapag matagal mo na siyang hindi nalulubricate, o kaya madalas kang magpaligo ng motor mo, o kaya magpa-car wash, tsaka pag nag-ride ka sa ulan, sigurado titigas ng ganun yun. Kaya pag ganyan na yung feeling nyo sa clutch nyo, kailangan na itong linisin at i-lubricate. At yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon dito sa Kenyo Rides. Gagamit ako dito ng dalawang 10mm na box wrench para pantanggal nitong clutch lever. Itong nilalagay ko sa ilalim, ito yung pangkontra dun sa 10mm na nut na nandito sa ilalim ng clutch lever. Ingatan nyo lang din mawala yun kapag tinanggal nyo to. O nga pala kalikoteros, huwag nyo nang papaabutin ng ganito katigas yung clutch nyo. Kasi kapag napabayaan nyo pa ng konti yan, iisa-isayin niyang putulin yung thread ng clutch cable nyo hanggang maputol siya lahat. Magkaka-problema kayo. Tsaka pag chin-check up nyo yung clutch cable nyo, kapag meron dong isang thread na putol, kahit isa lang, palitan nyo na agad ng buo kasi mahirap na kapag inabot kayo ng abire sa kalsada. Yan, ingatan mong mawala tong nut na to. Tapos kabit mo na lang muna dito sa may bolt para hindi mawala. Tapos tabi mo na lang muna. Tapos gagamit naman ako dito ngayon ng 12mm na open wrench para pantanggal nitong lock nut. Panluwag lang pala, luluwagan lang. Yan. Ito na mga adjusting screw, ipipihit mo lang yan hanggang makita mo yung guhit. Pag nakita mo yung guhit, itatapat mo lang yung slot dito. Yan, dyan kasi lalabas yung kable. Pati itong lock nut, tatapat mo rin yung guhit dyan. Pag na-line up mo na yung tatlo na yan, pwede mo na hugutin yung clutch cable. Tatanggalin ko din tong adjusting screw para malinisan kasama ng clutch lever tsaka nitong mounting. Then gagamit ako dito ng plastic na katulad nito, tapos dilaw na rubber band tsaka pink na gunting. Ayan, kukunin ko lang yung kanto nito. Ito kasi yung gagawin kong embudo. Ayan, huwag kayong gagamit ng pink na gunting kasi maano, mapurol. Ayan, tapos dito sa may kabilang dulo, maglalagay ako ng maliit na butas para isushoot dun sa may kable. Talas talaga oh. Yan, ang cute ng shape ng butas oh. Diba? Isushoot ko lang to dito sa may clutch cable hanggang dito sa may bakal na part niya. Tapos tatalihan ko ng goma. Yan, meron na akong embudo. Tapos dito sa may kabilang dulo ng clutch cable, maglalagay lang ako ng basahan para pangsalo dun sa may tutulo na langis. Para hindi masyadong marumi. Dito sa taas, maglalagay lang din ako ng basahan para pangsalo ng langis. Kasi hindi naman perfecto yung ginawa kong embudo eh. Tapos gagamit ako ng WD-40 para panglinis. Tandaan mga tol, panglinis pa lang to ha, hindi pa ito yung pang lubricate. Yan, spray-spray lang ng WD-40. Tapos gaganituhin nyo lang. Yan, hila-hilahin nyo lang. Familiar yung move no mga tol. Favorite move mo yan nung bata ka pa eh. Yan, spray ulit ng WD-40 tsaka yung favorite move. Paulit-ulit mo lang gagawin tong step na to hanggat hindi nilalabasan. Hanggat hindi nilalabasan ng langis dun sa may kabilang dulo ng clutch cable. Kaya talaga kung ano nung iniisip nyo. Yan o, favorite move! Tapos check nyo dito sa may kabilang dulo ng clutch cable dito sa ilalim kung nilalabasan na ng langis. Kapag nilalabasan na ng langis na ganyan, yan, makikita nyo maitim pa yung langis na lumalabas. Ibig sabihin marumi pa yung kable. Pag ganon,
Ulit-ulitin nyo lang ulit yung step na yon, yung pag-spray ng WD-40, tapos yung favorite move. Yes! Woo! Yan, ulit-ulitin nyo lang ulit-ulitin yung pag-spray ng WD-40 tsaka yung favorite move. Tapos check nyo na ulit dito sa ilalim kung nilalabasan na ng puti. Yan, katulad nyan. Ibig ko sabihin, yung puti, yung clear na langis. Yan, ganyan, malinis na siya, ibig sabihin yan. Pwede na tayo ngayon mag-lubricate. Ito yung gagamitin ko ngayon na lubricant, 2T oil. Pero dati ang gamit ko yung ganito, yung Singer all-purpose oil. Kaso lang wala akong mabilan ngayon kasi nga naka-lockdown tayo eh, diba tol? Kaya may nakapagsabi sa akin na okay naman daw gamitin tong 2T oil para sa clutch cable. Kaya ito na lang din yung binili ko. Tapos yan, ganito lang ulit. Isasalin ko lang tong 2T dito sa ginawa kong embudo. Tapos syempre yung favorite move. Yan. Paulit-ulit lang tong step na to, yung pagsalin ng 2T at saka itong favorite move hanggang tumulo na ulit yung langis dun sa may kabilang dulo nitong clutch cable. Pag tumulo na to dun, okay na tayo. Pwede na tanggalin tong plastic na ginawa kong embudo, tapos punasan na lang ng basahan para matanggal yung mga langis-langis. Ito namang WD-40 brake and parts cleaner. Ito naman yung gagamitin kong panglinis ng clutch lever at saka ng adjusting screw. Yan. Sprayin ko lang to nito tapos punas din ng basahan. Kung wala kayong brake and parts cleaner, pwede yung contact cleaner. O kaya kung wala din kayo nun, pwede rin namang tubig na may sabon, okay na yun. Tapos punasan nyo lang maigi hanggang matuyo. Maganda kasi dito sa brake and parts cleaner tsaka sa contact cleaner, pag in-spray mo siya, nag-evaporate siya kagad, hindi siya nag-iiwan ng residue. Kaya kahit i-spray ko to dito, okay lang. Kapag malinis na yung mounting ng clutch lever, lalagyan ko naman to ngayon ng grasa dito para kahit papano water resistant siya. Tandaan tol, water resistant lang siya. Hindi ko sinasabing waterproof, magkaiba yon. Ito rin adjusting screw, lalagyan ko rin ng grasa. Tapos pupunasan ko lang yung sobra para hindi na rin makapag-attract ng dumi. Tapos pwede ko na to ngayon ibalik dito sa mounting, iikot-ikot ko lang to. Yan, pati itong clutch lever tsaka yung clutch cable babalik ko na rin. Ganito lang yung pagbalik ng clutch cable dito sa may clutch lever. Sundan nyo lang yung ginagawa ko. Tapos, shoot na natin dito sa may slot na to. Kailangan nakalain up yung tatlong slot na yan. Yan, tapos shoot mo lang ng ganyan. Pagka-shoot, uhoy, nilabasan. Nilabasan ng grasa. Balik nyo lang yung grasa ulit. Tapos punasan na lang ulit ng basahan para hindi na siya maka-attract pa ng dumi. Yan, pati ito lalagyan ng pampadulas bago i-shoot para suabe yung pagka-shoot sa butas. Yan oh. Yan, tapos lagay nyo na yung lock nut dun sa ilalim. Kasi higpitan nyo lang ng bahagya to. Huwag naman yung mahigpit na mahigpit. Yan, sa huling pagkakataon, punasan na lang ulit ng basahan para siguradong malinis. Tapos, i-check ko na kung malambot. Yan o, oh, malambot na siya o. Oh. Wala na squeaking sound, malambot na siya. Tapos, bumabalik na siya ng kusa. Hindi katulad kanina, di ba? Hindi siya bumabalik kusa, kailangan pang itulak. Ang kailangan na lang dito ngayon ay i-set yung clutch lever free play. Pero sa susunod na video na yon. Muli po, ito ang Kenyo Rides nagsabing ang tunay na lalaki bukod sa mahilig mga ligot, eh mahilig mag-favorite move. Babush.